G, ngayon nandito na tayo. Pagbabayaran mo lahat ng mga kasalanan mo sa paninira sa girlfriend ko sa iba't tao. Ngayon, kung anong magiging kaso mo, haharapin mo. Makakausap po natin si Warren Magday. Boyfriend po siya ni alias Ella. At meron po siyang reklamo laban sa kanyang girlfriend at the same time sa uncle ng kanyang girlfriend. Sir Warren, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Idol Rafi. Si Ella po ay nasaan ngayon? Nasa kakamama niya po, Sir, nasa Angono po. Meron po ba kayo anak ni Ella? Wala po, Sir. So ang inyong pong kinakasama ng loob ay bakit itong si Ella ay sinulot ng kanyang uncle sa inyo? Gumagawa po kasi ng kwento itong uncle niya po na sa trabaho ko po na meron po silang relasyon, Idol Rafi. Totoo naman? Hindi po, wala pong nangyayaring ganun talaga, Idol Rafi. Wala po talagang nangyayaring ganun. Okay. May mga picture ipinadala nyo sa amin at hindi ko pwede ipakita to. Picture ng ari ng babae. Yes, at po. Pinapalabas nitong uncle na yun ay ari ng girlfriend mo na hindi naman totoo. Opo, opo, Idol Rafi. Miss Ella, alias lamang po to, ano? Opo. So, itong uncle mo, actually, pinsan ng stepfather mo, bali, step-uncle, kung tawagin, kung if you will. So, bakit niya ginagawa ito na pinapakalat niya na may relasyon kayong dalawa at nagpapakita siya ng ari ng babae at sinasabing sa iyo yon? Hindi ko rin po alam kung bakit niya ako nagawa yun eh. Pero, ang ano lang po, kasi, nung nag-i-stay-in ho sila, pag naka-uwi na ho sila sa bahay, medyo nagkakabanding-banding po, nagiinuman, gano'n. Pero wala naman po kaming relasyon, wala naman po kaming, ano, ewan ko po ba't niya po napapalabas na gano'n yung sinasabi niya na may relasyon daw po kami. Okay. Sige, kausapin natin si Reggie Tolentino. Ito na yung si step uncle. Mr. Tolentino. Hello po, sir. Oh, bakit pinakakalat mo sa social media na may relasyon kayo ni Ella? Huwag mong banggit yung pangalan, ha? Ella ang binigay ko alias, na may relasyon kayo na hindi naman pala totoo at meron ka pang pinost na mga ari ng babae na nakabuka ka at pinapalabas mo na yun ay si Ella at natira mo na. Ba't ganon? Opo. May topak ka ba sa ulo? Hindi, sir. Wala naman, sir. Okay. Ang ano, sir, mismo siya galing niya sa cellphone ko yun. Ginagamit niya yung cellphone ko, ginagamit niya yung account ko. Sino pong gumagamit? Yung pong nagre-reklamo, sir. Yung lalaki, ginagamit niya yung account mo? Account ko, sir. Siya mismo nakakuha doon sa cellphone ko, sir. Okay. Na inihirap niya, na lagi niyang ginagamit. Pero doon sa cellphone mo, doon nga nakita na pinalalabas mo na yung mga picture doon ng ari, ng babae, ay picture ni Ella at kayo may relasyon ni Ella. Hindi po totoo yun, sir. Kasi po, siya mismo ang alam niya yun, sir. Siya yung nakakuha. Eh, kung meron po akong ganun, sir, sa cellphone, hindi ko papairam sa kanya yung cellphone ko, sir. Warren! Yes po, Idol. Kato po kasi yung nangyari po noon, Idol. Sabi ko sa ito, Reggie, noong time ngayon, hindi ko hiniram yung cellphone mo. Oo, meron kang karapatan na magreklamo rin sa akin kasi yung time na yon, pinakailaman ko yung cellphone mo. Pero karapatan ko na malaman yung totoo, Reggie. Karapatan ko malaman yun. Gamit mo yung cellphone ko? Hindi ko ginamit yun, Reggie. Reggie, sandali ha. Umamin na si Aldrin sa mga sinasabi mo. Hindi ko umamin, hindi naman ako eh. Oh, sige. Bakit ko gagawin yung girlfriend ko? Mag-isip ka ng mabuti, ha? Ito ang mag-isip? Kasi maraming yun ang may sabi sa akin. Maraming pinagdaanan yung girlfriend ko. Maraming pinagdaanan yan. At hindi ko gagawin yun sa kanya. Alam mo sa sarili mo yan, Reggie? Kasi kung magsasabi. Alam mo sa sarili mo yan? Alam ko talaga. Ngayon, marami akong ebidensya, Reggie. Marami akong ebidensya. Hindi lang yan yan. Ha? Napakalabo ng sinasabi mo, Reggie. Napakalabo ng sinasabi mo na gamitin ko yung cellphone mo. Napakalabo niyan. Nung time na yun, Reggie, may cellphone na ako. Reggie. Nung time na yan, hiniram ko lang yan. Pero hindi ako naglalagin dyan sa Facebook mo. Sarili kong Facebook yan. Kung hindi mo nilalagin, paano mo nakuha? Pinakailaman ko. Pinakailaman mo. Hindi ibig sabihin, may posibilidad na ginagamit mo. Na ikaw ang may gawa noon. Hindi ko ginagamit yan, Reggie. Eh, paano mo nakuha? Napakalabo ng sinasabi mo. Paano mo na-open yung cellphone ko? Inopen ko yung cellphone mo? Ha? Paano ko na-open yung cellphone mo? Paano mo na-open? Ha? Alam ko yung password mo. Nasa linya telepono si Attorney Victor Lorenzo Hepe ng NBI Cybercrime Division. Attorney Vic, magandang umaga po. Good morning po, sir. Good morning po.
Attorney Vic, kailangan po namin ng tulong ninyo. Narinig niyo naman po yung debate nung dalawa. Meron po kasing kumakalat niya sa social media na Pinos, ari ng babae at kiniklaim na yun daw ay girlfriend niya, etc., etc. Sabi nitong nagkiklaim na girlfriend. Pwede ba natin ma-determine kung saan galing yun, sinong source talaga noon at makasuhan sa anti-cybercrime, attorney? Yes, sir. Dapat tingnan natin, sir. Kasi may mga allegations, sir, doon na nasa kanila yung cellphone, di ba? Opo. Doon mag-uumpisa, sir, yung sa titingnan natin yung cellphone. At the same time, pag-aaralin natin, sir, kung sino ang nag-create ng account ng social media account na yun. Ah, okay. So, kakailanganin po ninyong cellphone para ma-examine, attorney? Tama po yan. Tama po yan. O sige po, dadalhin po namin yung cellphone dyan po sa inyong tanggapan, attorney, para ma-examine at magkaalamanan na kung sino sa kanila sasabi ng totoo. Sige po, tama po yun, sir. Thank you po, Attorney Lorenzo. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Maraming salamat po. Okay. Sir Reggie. Opo, opo. Okay lang ba na yung cellphone na yon papahiram mo sa NBI para suriin ang NBI para magkaalamanan kung sino talaga may source ng mga picture na yon, mga post doon? Opo, sir. Good. Opo, sir. Tsaka po, sir, may ano lang po ako, may dadagdag lang ako, sir. Sige po. Kasi po, kaya po talaga gusto ko na magreklamo sila, sir. Kasi po, merong ano yon yung babae na asawa niya, meron pang ano, may kaso pa sa rape victim. May kaso sa kaya rape po, natatakot ako, sir, baka ako yung ituro niya. Sino may kasong rape victim? Yung asawa niya po, sir. Sino yung asawa niya? Kasi po, yung asawa po ni Warren, yung pong minor de edad, sir. Asawa ni Warren? Opo. Nag-hearing pa po yun na ni-rape nga daw po. Ah, si Ella, na may hearing na siya ay ni-rape ni Warren? Ni-rape po. Hindi po. Sa iba pong lalaki, sir. Magulo. Okay. Nag-hearing po sila. Kaya po, natatakot ako. Baka ako yung turo niya. Ah, okay. Ella. Hello po. Totoo ba meron kang rape case ngayon, ano, ongoing? Meron po kong rape case. Then, ngayon, undergoing pa rin po siya. Then, ang nangyari po last time na nagpunta po kami doon, ang sabi pa, babalikin daw po kami or hintayin daw po namin ulit yung sulat para daw po sa kung itutuloy daw po or i-dismiss. Ma'am, then, ang gusto ko lang tanongin, isa lang. So, sino ang suspect doon? Yung pinsan ko po. Okay. So, hindi si hindi po. Reggie. Kasi nakilala ko po yung pinsan ng stepfather ko nung ano na po ako, nung nag-hearing na po ako. Teka muna. So, yung suspect ay si Reggie? Hindi po. Okay. Okay. Reggie, absuelto ka na. Hindi raw ikaw. So. Opo, sir. Huwag natin pag-usapan yung hindi rape po, case. Hindi po. Gusto ko talaga magreklamo sila, sir. Baka po, baliktarin na naman. Ako hindi na naman ituro. Hindi na. Ayan o, kasasabi lang ni Ella na hindi raw ikaw ang suspect doon sa rape case na ongoing ngayon. Okay. Paano po yun, sir? Minor de edad yun. Tapos sinasabi niya na minamanyak ko. Pinost niya pa sa Facebook ko, sir. Huwag mo na pakialaman yung total. Hindi naman ikaw ang suspect. Di ba? Pakialaman ako rin. Wala ka na nga, Reggie, doon eh. Labas ka na doon. Kung ano man yung kahinat na nung rape case, nasa korte na yon. Okay, at least. Sir, importante. Ako po yung pinost nila, sir. Yung picture ko po yung nilagay nila doon, sir. Oh, Ella. Yung pong lalaki yung nag-ano, sir. Yung pong lalaki yung nag-post. Ah, Warren. Oh, magulo na ito. Picture ko po yung nilagay nila, sir. Warren, wow, bakit mo pinost ang mukha ni Reggie at ituturo mong suspect doon sa rape case ng girlfriend mo? Noong time po na yun, hindi ko po tinuturo na yung rape case po na yun. Yung sinasabi ko po yung pambabastos po niya sa girlfriend ko, yun po yung nakaano sa post, Idol Rafi. Yun po yung nakasado sa post ko na yun. Kasi sobrang nasasaktan ho ako sa mga naririnig ko. Na grabe ho na paririnig po sa akin ng mga kasamahan ko ho. Nasabi ho sa akin na, pre, bakit si Reggie inaadong mo? Baka naman, pre, ginaganon kami ng mga kasamahan, ginaganon ako ng kasamahan ko, sir. Okay, Sir Warren, para hindi ka mabaliktad pagdating sa kasuhan, huwag na ho kayong magpo-post ng kung ano-ano labang kay Reggie, lalo pat ipo-post mo yung picture niya katabi nung rape case na ongoing ngayon ng iyong girlfriend at lumilitaw sa mga makakapanood noon na ang suspect ay si Reggie. Don't do that, okay? Baka mabaliktad kayo kung makakasuhan ngayon. Burahin mo na yung mga ganong klaseng post mo na may insinuation na ang suspect ay si Reggie. Pwede? Okay po. Okay po, Idol Rappi. Very good. Okay. So, ngayon, hintayin na lang natin yung resulta ng gagawing pag-iimbestiga ng NBI kasi ipapahiram naman daw ni Reggie yung cellphone. Opo. Okay po. Papahiram ko po yung cellphone ko. Okay. Sir, ani ko lang po yung cellphone na ginamit. Samsung AO1 po yun. Hindi po pwedeng yan, sir, na ano. Yung cellphone po na yon Samsung AO1. Sir, bahala na po NBI. Kahit na AO1, AO2, AO3, AO55. Hindi natin problema yon. Ang may problema na doon yung NBI. Meron po silang technology
para malaman sa pamigitan ng pagsuri nila kung ano ba talaga ang problema at sino sabi ng totoo sa inyo, okay? Sige, sir. Sige, let the NBI do their job. Okay, sir. Sir, sir. Oh, Reggie. Sir. Reggie. Account po yung ginamit, sir. Paano po yan? Bahala na nga po yung NBI, sir. Okay? Susuri ng NBI lahat yan. At ngayon, isa na lamang. Warren. Yes po. Next time, wag mo na kasing pakialaman yung cellphone nitong si Reggie. Ano po kasi, Idol Rapi? Nahinala po kasi ako. Private property yon, pag-aari yon ni Reggie. Kung meron ka mang pagdududa, din pwede mo siyang kumprantahin at gumawa ka ng ibang pamamaraan na para makakuha ng impormasyon doon sa pinagdududahan mo, di ba? Na tao. At kung yung impormasyon na yun, kung paano mo kunin, do it in a legal way. Hindi yung kukunin mo yung kanyang cellphone, tapos ngayon kakalikuti mo, iahak mo, baka ikaw pa yung mababaligtad dito. Okay, next time, huwag mong gawin yan. Opo, opo. There are so many ways na para makuha mo yung impormasyon na gusto mo without doing illegal thing. Okay? Opo. Okay, so okay ka na, Reggie. Opo, Idol Rapi. Oh, Reggie, hindi ka naniniwala kanina kay Odette na makakausap kita. Ayan na. Hello, Reggie. Sir, ano kasi may tumawag sa akin, sir. Minura ako eh. Ha? Ano sabi? Minura po ako, sir eh. Bakit? Hindi ko lang po na record, sir. Ano sabi? Rose po atay pangalan nun. Oh, no. Rose po atay pangalan nun, sir. Wow, ha? Ano sabi sa'yo? Sir, ano, tumawag siya sa akin. Sabi ko nga po, kung hindi po kayo yung makakausap ko, hindi po ako maniniwala. Oh, ano sabi ng Rose? Dami-dami po. Tawag sa akin eh. Oh. Ngayon sabi ko po eh kung hindi kayo makakausap ko, hindi ko sila kakausapin. Ano sabi ng Rose? Sabi niya po. Ang yabang mo, sabi niya. Kasabi. Hoy. Sinabi 'yon? Alika dito, Renet. Alika dito. Sila kasama kasi. Hindi pwede, hindi ako papayag. Hindi. Ano sinabi ron ni Rose? Wala naman po ako narinig, sir, na ganun sinabi ni Rose kanina. Okay. Sir, hindi gawain ng mga staff ko 'yan, sir. Minura niya, sir. Sir, unang-una iba-vouch ko po yung staff kong si Rose. Kilalang kilala ko po yan. She's been with us for so many years. Hindi po ugali ni Rose yun. Sa lahat ng pinakamahinhin na staff ko si Rose, okay? Hindi siya yung tipong gagawa ng ganon. Sorry, akin, sir. Meron po siyang contact sa akin, sir. Sorry, sir. Isa pa, sir, sa reliyon nila, bawal ang magmura. Rule number one sa kanilang reliyon, bawal ang magmura. Plus, very conservative po si Rose. I don't believe you, sir. Sorry, sir, ha? I would rather believe Rose than you. Pasensya na, sir. Kilalang kilala ko yung staff ko na yun. Anyway, sir, ito na, tinutulungan na namin at nakausap po na ako, nag-hi na ako sa'yo, maayos natin yung problema. Attorney Garrett? Yes, sir, Rafi. Okay. Ito pong complainant natin, nakakuha siya ng impormasyon sa kanyang inireklamo dahil kinuha niya yung cellphone nito at kinalikot niya at sa pamagitan ng pagkakalikot, doon siya nakakuha ng mga information na kailangan niya. Ang tanong ngayon, itong inireklamo, meron bang pwede maikaso kung sakali bakit pinakialaman at kinalikot yung kanyang personal property? Yes, sir, Rafi. No, unfortunately, meron po tayong tinatawag na illegal access under our cybercrime law. Itong illegal access, nangyari po ito kapag ka pinasok mo or in-access mo yung data ng ibang tao gamit yung kanilang device. So, worst comes to worst, sir. Yun po ang pwedeng maikaso dito for getting data from another's phone. Illegal access po ang tawag. Okay, pero sa mas mabigat, illegal access o yung nag-post ng malaswang-malaswang na mga litrato sa social media ng isang babae? Well, mas malala po talaga yung nag-post ng malaswang litrato ng mga babae, Sir Rafi. Yun kasi mas madaling i-prosecute yung tinatawag dating anti-voyeurism law. So, hindi siya dapat masyado mag-alala about yung sa illegal access na crime. Although, pinagbabawal pa rin siya under law, no? Mas madali lang makulong yung taong nag-post ng mga naked pictures ng mga babae online. Ayun. Okay. Salamat, Tony Garrett. Okay, no problem. O yan, Reggie, ha? Sir, wala po akong pinost na ganun, sir. Sir, tama na, sir. Baka pati ako masiraan ng ulo sa iyo, eh. Okay. Sige, huwag mo ibaba ang telepono. Ayusin yung problema ninyo at sa NBI nila magkaalamanan kung sino sa inyo nagsabi na totoo, kung sino sa inyo makukulong. Pero most likely, on the surface, ha, mukhang ikaw. Okay? Anong sabi ng netizens, MJ? Ito, Idol Rafi. High blood of the day daw si Reggie at si Warren. Ito nga sabi ni Jamie Oliver Zapata, nakaka-high blood na. Ito naman sabi ni Gerald Paraino, pareho kayong mali. Mali ang makialam ng cellphone na may cellphone at ikaw naman, Reggie, mali din pag nasahan mo ang step mismo. At mali ding manigarilyo habang interview, observe your manners. Ooh. Grabe! At syempre sabi nga nung iba, no, moral lesson, huwag kasi makikialam, lalo na sa gamit ng iba at lalo na pagdating sa social media.
media. Yan ang sabi ni Rose Ann Manilio. At yan ang sabi ng ating mga netizen. Back to you dyan sa studio, Idol Rafi. Okay, salamat MJ. Mga kapatid, meron na po tayong 18.1 million subscribers sa Rafi Tufo in Action YouTube channel. And make sure na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong mabibigyan ng notifications from Rafi Tufo in Action YouTube channel. Maraming salamat po. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatag sa